Katulad ho ng pangako ko sa inyo. Magbabasa tayo ng letter. Fake letter. Galing po sa Davao. Sa Davao City. BIR Davao City. Isang liham ang tawag po nung nagsulat ay first notice. BIR Regional Office. Ito po ay fake. Maliwanag po itong fake at contrary sa law. Ituturo ko po sa inyo bakit siya naging fake o bakit siya contrary sa law. Para po pag nakatanggap kayo ng ganitong klase ng letter, ay agad po ninyong ipagbigay alam sa may kapangyarihan para humahuli, maipakulong o masuspindido yung nag-issue o nagpirma o pumirmang revenue officer. Basahin natin yung letter. Ang una po makikita nyo sa letter ay yung date. Date, first notice, at kanino naka-address. For example, naka-address po ito sa inyo. Ganito po ang nakasulat. Sir, reports and documents reaching this office show that you have acquired valuable real properties in an amount highly disproportionate to your reported income as verified from the BIR ITS computer records. Pag sinabi pong BIR, Bureau of Internal Revenue, ITS, Information Technology System. The acquisition of valuable property is greatly the acquisition of valuable property in great disparity against your reported income indicates an the acquisition of valuable property in great disparity against your reported income indicates an underdeclared or undeclared income violating some provisions of the tax code. This, sinabi kung ano yon. Number 1, section 254, attempt to evade or defeat tax. And 2, section 255, failure to file returns, supply correct and accurate information, pay tax, withhold and remit tax. In view thereof, you are hereby required to come to the office of the Regional Investigation Division, 3rd floor, BIR Building, Bolton Extension, Davao City, within 5 days from receipt hereof to show cause why you should not be subjected to the penalties imposed under the law for the apparent commission of the above mentioned violations. Very truly yours, Revenue Officer Number 2. Unang-una, pag nakatanggap po kayo ng letter, titingnan nyo muna kung sino po yung nakapirma. Lagi po, dapat ang nakapirma dyan ay dalawang klase ng tao. Number 1, Commissioner of Internal Revenue. And number 2, Authorized Representative of Commissioner of the Commissioner of Internal Revenue. Sa puntong ito, yung bang revenue officer number 2 ay authorized representative ng BIR Chief o Commissioner of Internal Revenue? Ang sagot, hindi po. Under Section 7 ng Tax Code, ang pwede lang pong i-authorize ng BIR Commissioner para pumirma o i-represent ang BIR Commissioner ay yung pong mayroong rango o posisyon o designation na higher than division chief. O kung ito yung revenue officer number 2, eh hindi naman siya division chief. Therefore, usurpation of authority po ang pwede nating ikaso dito po sa revenue officer 2 na ito na taga Davao City. Yan. Kaya pag nakatanggap kayo ng mga letters na galing sa mas mababa sa posisyong division chief,
Illegal na po yan. Contrary sa law. Ayan po. Huwag niyo pong kakalimutan yan, ha? Yan po ang pinaka-importanting lesson o moral lesson na itinuro ko po sa inyo. Huwag po ninyong kalimutan, mayroon po tayong libreng lecture saan land disputes due to death, donation, dissolution, default, and deficiency. Ayan. Ito po yung libro. Doon po gusto doon po sa mga gusto na maging consultant sa land disputes. Hindi nyo kailangan maging lawyer kasi ito po yung tools. Kailangan po meron kayong tools para maging tax consultant kayo o consultant kayo sa land disputes. Ito po yung tools na ginagamit ko. Ayan. Sa land disputes. Saan nga ba yon? Land disputes due to death, donation, dissolution. Tawag nito yung dissolution, default, at saka yung huli ay deficiency. Ito pong librong ito, dun sa mga nauna kong estudyante, binentahan ko sila ng 5,000. At yung 5,000 na yon ay ginamit ko para turuan sila. Ngayon, sabi ko, mas maraming tao ang nakakaalam. Nung alam ko, mas maraming tao ang makikinabang. Kaya, meron po akong 5-session lecture. Libre po ito. Ang problema ko, pondo. Hindi naman po ako government na kumukuha ko ng taxes para magkaroon ng pondo sa inyo. So, may naimbento na po yung tinatawag na crowdsourcing. Yung mga tao na gusto na matuto at mapakinabangan at magnegosyo using the land dispute rules and regulation ay pwede na po. Ang bala ko po ay sa lecture ko sa February 2018, mga 1,000 tao yung umatin. So magkukuha ho ako ng isang malaking venue. Na balitaan ko, 100,000 daw per use. So kung 5 araw tayong magtuturuan, di 500,000 ho yun. Tapos gagamit din ako ng mga ibang tao, manpower, mga siguro sa loob ng 5 araw, mga 100,000. Ito pong librong ito, ganito po mangyayari. Hindi ko naman po pwedeng ibigay sa inyo ng libre kasi gagastos din po ako. Kung maaari sana, ay bayaran nyo na lang ako ng, lagay na natin, 1,500. From 5,000 naging 1,500. Para naman po merong kita ako at maibuhay ko rin sa pamilya ko. Ano po? So, ito po ang deal natin. Simula sa araw na to, ay mag-donate ko kayo ng 500 pesos kung sasali ko kayo. Ha? Ang due date po, 500 ngayong buwan na to, 500 po sa susunod na buwan, sa January, 500, at sa taon nito, January, 500, and then sa February, 500. So, naka 2,000 ka ng donation. Pa, ay kung naka 1,000 tayo, din mas marami tayong tao matutulungan. Ano po? At baka, ilibre ko na tong libro. Wala na ho kayong babayaran. So, gusto ko po sanang i-share sa inyo yung alam ko for the past 30 years. Na, pinagkakiperahan ko po naging negosyo ko. Ngayon, gusto ko maging negosyo ng bawat Pilipino. Dahil ang problema ng Pilipinas, land disputes or land problems. Paano po kayo magdo-donate? Pupunta ho kayo sa Patreon, Emilino T. Maestro. Doon sa account ko sa Patreon, Emilino T. Maestro, makapag-donate ko kayo ng tigpa 500 starting this month hanggang sa February. So, kung marami po tayo, maraming makikinabang, maraming matutuwa. At kung meron kayong land problems at land dispute, pwede nyo pong gamitin ito sa inyo. Di nakatipid po kayo. So, 1,500 po ito kung aating kayo. Plus, mag-donate po kayo. Inaano ko po kayo, ina-encourage ko kayo para yung sobra sa donation nyo, gagamitin ko naman sa ibang libreng lecture ko ulit. Sa iba-iba, katulad ng letter of authority,
benchmarking, tax mapping, at saka Oplan Candado. Oh, ito po yung pupuntahan nyo, ha? Patreon, Emelino T. Maestro. Marami pong salamat.